Isa sa pinakamadaling gawin na kakanin ay angkot sinta. Paghalo-haloin lang ang mga sangkap nito at imikos-mikos lang sandali. Ilagay sa mga molde at pagkatapos nating steam ay luto na ang ating napakasarap na ube flavored kotsinta. Kayang-kaya natin itong lahat gawin ito. Tara, umpisahan na natin ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Sa isang mixing bowl ay paghaluin lang natin ang 1 half cup na all-purpose flour, 1 half cup na cassava flour, 1/3 cup na sugar, at saka 1/4 teaspoon na fine salt. Imikos-mikos lang natin ito sandali bago po natin idagdag ang ating mga wheat ingredients dito. Idagdag naman natin dito ang ating 1 1/4 cup na water, 1/2 teaspoon na lye water, at saka 1 teaspoon na ube flavoring. Flavored ang label ng aking flavoring po dito na ginamit, at hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa ma-achieve po natin ang isang smooth na butter. At heto na, nahalo na natin ng maigi, patadaanin naman natin ito sa isang strainer para po maiwasan ang buo-buo dito sa ating mixture po dito. Siguro mas maganda ilipat natin ang ating mixture sa isang malapitsil na lalagyan para mas madali po i-pour out ang ating mixture sa ating mga molde. Pero bago po natin i-pour out ito ay i-lightly grease muna natin ang ating mga molde gamit ang vegetable oil. At i-arrange po natin ito sa isang steamer at saka mauumpisahan na natin i-pour out ang ating mixture po dito. Pero bago natin i-pour out ay haluin muna natin ito at umpisahan na natin i-pour out ito sa ating mga molde. Bali 3/4 full lang po ang ating pag-fill ng ating mga molde dito sa ating mixture para hindi po umapaw ang ating mixture kapag ito ay naluto na po. Takpa natin ng lid ang ating steamer at pagkatapos ay steam lang po natin ito ng mga 20 minutes at sigurado po at ito ay lutong-luto na po ito. At i-uncover lang po natin ang ating steamer at pagkatapos ay palalamigin muna natin sandali ito bago po natin i-unmold ang ating mga kutsinta dito. Ayan, medyo malamig na ang ating kutsinta po dito at gamit ang isang maliit na espatula o kaya maliit na kutsilyo ay scrape lang po natin ang gilid nito at madali lang po ito i-unmold kasi po naglagay tayo ng vegetable oil dito sa ating mga molde kanina at ito na po ang ating napakasarap na ube flavored kutsinta. Mas masarap po ito kung lalagyan po natin ng freshly grated na coconut sa ibabaw o kaya kung meron po kayong cheese, grated cheese ay pwedeng-pwede rin po o pwede rin po yung yema fillings po ay pwede rin po dito ilagay sa toppings natin dito. Pero para sa akin, ang freshly grated na coconut ay okay at original na kutsinta po talaga ang lasa nito. Tara, tikman na natin ito.